Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Especially po sa mga bago job dito sa ating YouTube channel. For this video po, gusto ko lang i-share sa inyo itong ating GCash. And para sa mga GCash users natin dyan. At sa mga nagtatanong kung paano daw po pa yung G-loan o yung mangungutang ka dito kay GCash. And paano yung up to 125,000 pesos daw yung pwedeng utangin. Magkano monthly yung babayaran, ilang buwan, at magkano kaya yung pwedeng maging interest. Kaya naman sa mga interesado po dyan, tapusin nyo ang video na to. Nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. And of course, kung may mga alam na, pwede naman kayo mag-comment sa comment section. Nang sa ganun ay makatulong po tayo sa iba. Okay? And as you can see dito sa ating screen, of course, no, para makapag-start tayo mag-loan or mangutang, sakali ha, sa mga gusto pong mangutang. Pero syempre, para sa mga emergency lang naman to. Hindi ibig sabihin na pwedeng mangutang, ura-urada, mangutang tayo. Bigla-bigla. Tapos, hindi mo lang natin napag-isipan. O kaya, para lang pala sa mga pang tawag dito, mga pangwaldas natin or sa once lang. Hindi ganun, no? Dapat if mangungutang tayo, kung dahil kailangan talaga natin. Okay, wag pong mangungutang ng utang na utang lang na ayun nga, hindi naman talaga kailangan. Alright? Pero ayun nga guys, no? Dito sa ating GCash, if may GCash account ka, pag-click mo tong view all, may makikita po kayong G-loan. Ayan. So, dito sa G-loan, guys, dito pwedeng mangutang. And makikita nyo dyan, you can borrow up to 2,000 pesos. So, ito yung aking pinaka-max na pwedeng mautang. So, up to 125,000 ang nakalagay, pero may parang conditions yan. So, hindi ibig sabihin na 125,000 is agad-agad 125,000. Pwede mo na mautang agad ng ganung kalaki yun. So, hindi po ganun. Depende ata kung tumataas ata kapag nababayaran mo ang mga inuutang mo dito ka GCash. And makikita nyo dito, nakalagay naman how it works. So based on your G-score, ayan, the offered loan amount is based on your G-score. So regularly used GCash. So may tinatawag na G-score. So depende sa G-score nyo kung gaano kalaki yung pwedeng mautang nyo. Tapos get instant approval. So dito wala nang mga kung ano-ano pa, no? Basta may GCash ka, verified ka, ay nga, madali lang makautang. And of course, no, kailangan natin magbayad, safe and secure daw, no? So sana nga ay secure na itong si GCash ngayon. So saan ba itong makikita itong G-score na to? So sa inyong GCash account, makikita nyo may nakalagay profile. Tapos makikita nyo dito G-score. And dito nyo makikita kung ilan yung score nyo. So dito makikita nyo meron tayong 527 na G-score. Siguro ay mas malaki ang pwedeng mautang kung tawag dito full yan, puno. Okay? So itong G-score na to, sabi rito, ay tumataas yan. Ayan, increase your G-score sa paggamit ng GCash nyo. So let's say nagka-cash in kayo lagi. Tapos pay online. And then pay bills. Tapos ginagamit nyo siya for G-Invest, G-Save, G-Insure. So, ganun po tumataas itong ating G-Score kung madalas nyo pong ginagamit sa GCash. Okay? So, depende, no? I-check nyo muna yung G-Score nyo or pwede naman kayo mag-direct dito sa G-Loan tapos malalaman nyo naman agad kung magkano po yung inyong pwedeng mautang. Alright? So, for example nga, ako ay nasa 2,000 pesos lang. Kasi hindi pa naman ako nakaka-utang. So, kung mangutang ako ngayon, this is my first time, 2,000 pesos unang mautang ko. So, siguro lalaki to kapag, ay nga, nagutang ka ngayon, tapos nabayaran mo na agad, so, pwede ka na mangutang uli. So, ganun lang naman yan. And, sabi ko nga, no, tumataas yan. So, parang ibang tawag dito, mga nagpapautang din, lumalaki kapag mas, ay nga, nababayaran ng maayos naman. So, nakalagay dito, payable in 5 months. So, ito yung conditions. Interest rate is 6%, average per month, and processing fee is 3%. So, magkano yan, no? Kung let's say 2,000 pesos, magkano yung total na mababayaran natin? Actually, medyo may kalakihan siya. Kasi pag tinry mong mag-utang ngayon, for example, nag-get started tayo, no? So, makikita natin dito, ayan, yung matatanggap natin is 1,940 pesos na lang. Ayan, 1,940 pesos.
Tapos nakalagay dyan kasi mababawasan siya ng 3% fee pero isang beses lang naman daw to. So 60 pesos. So agad-agad na may 60 pesos na kaltas dun sa 2,000 pag nag-loan ka. Tapos interest rate is 6%, terms 5 months, monthly dues is 520 pesos. So ito yung kailangan bayaran monthly, 520 pesos. So magkano yung 520 pesos? In 5 months. Ayan. So sa 520 pesos in 5 months, total na mababayaran mo is 2,600 pesos. I don't know ha if tama ako sa computation ko, guys. Itong monthly dues na nakalagay or ito ba yung pinakatubo lang na babayaran? Not sure, no, pero ayun nga, monthly dues kasi ito yung babayaran mo monthly. So kung ito times mo siya sa 5, total is 2,600 pesos. Now, syempre may additional na 60 pesos, no? Kasi 1,940 na nga lang ang marireceive mo. So, total is 2,660 pesos. So, sa 2,000 pesos, guys, ang tubo niya is 660 pesos in tawag dito 5 months. For 2,000 pesos to, guys, for 2,000 pesos. Eh paano kung let's say nasa 20,000 pesos yung inutang mo? Okay? So, ito times mo lang 'yan, no? 2,000 kaya times mo lang siya sa 10. Okay, so 500, let's say 500 times 25,000 yung tawag dito pinaka parang tawag dito interest, no? So kung nangutang ka ng 20,000, total na babayaran mo in 5 months is 25,000. No, may kalakihan siya, guys. Kung ang utang mo is 100,000, ang babayaran mo is 5 times 4, 20,000. So, kung ang utang mo is 100,000, total babayaran mo is 120,000 pataas. So, in 5 months yan, guys. So, may kalakihan siya. Mas malaki ang inutang mo, mas malaki babayaran mo. So, medyo nakakatakot, no? Na mangutang ng malaki sa mga ganito. Kasi malaki talaga ang tubo niya. Ewan ko lang kung tama ako, guys. So, correct me if I'm wrong. If tama po yung computation natin, pero nag-base lang tayo sa 2,000 at sa 520 na babayaran every month. Okay, total 5 months. Alright, so yun lang, no, ang gusto kong i-share about dito sa pangutang or sa G-loan dito sa GCash. Hopefully nakatulong. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.